iduot. Haluan po natin ng malamig na tubig. Dapat malamig na tubig para ang crispy niya matagal mawala. Coated po natin na medyo malakit-lakit. Huwag yung sobrang basa kasi hindi kakapit yung harina. Dagdagan ng konti. Konti lang, steamit lang yan. Itong breeding po namin parang pwede na rin panimpla to, pero maglagay din kayo ng panimpla nyo sa manok nyo na sarili nyo. Bigyan ko kayo ng tip sa isang kilo, 5 ml na asin lang. Yan ang sa akin. Bahala na kayo sa panlasa nyo. Sa seasoning, bahala na kung ilalagay nyo. Pero yung control ng asin na mat sa breeding namin, 5 ml lang. Konti pa. Ito po yung malamig na tubig, ha. Malamig na tubig yan, cold water yan. Pag medyo malamala na to, na ganito, pwede mo na i-coated sa dry breeding. Yun. Hindi po kami nagmamarinate ng karne, ha. Diretso po ito. Mayroon kasing secret recipe ito na papasok yung ang timpla sa ano, sa loob. Na kami lang nakakaalam. Ito po, pakitsik nyo po, tingnan nyo. Ganun yon. Yung ganito niya, pwede na po ito ilublob sa ano, sa mantika na mainit. Kahit anong init ng mantika, ilublob nyo, huwag nyo mag-alala. Kahit ilang pa rin height pa yan o temperature niya. Ilang degrees pa yan. Mas mainit, mas maganda kasi hindi sipsipin ang mantika ng manok. Yon. Ganun lang kasimple yung breeding namin. Pero pag hindi imamatch yung timpla, maging maalat, kaya ang advice ko lang sa isang kilo, 5 ml lang na asin. Yun lang sa akin. Mainit na ba mantika natin? Sila na bahala sa seasoning. Sa seasoning sila na bahala? Sa ano, sa manok. At saka pwede ko magbigay ng soda. No. Pwede po tayo maglagay ng baking powder sa isang kilo, 15 ml po. Yun, ilagay nyo. Para kahit anong init ng mantika, walang masusunog na breeding. Lagyan nyo ang manok nyo. Okay na, di pa kayo. Okay na.